Narinig mo na ba yung tinatawag na Bitcoin or cryptocurrency? Pwedeng naikwento na sa ito ng mga kaibigan mo or kamag-anak mo, ngunit baka isa ka sa mga tao na nagtatanong pa rin, saan ba ito galing, paano ba ito ginawa, at paano ka ba magbe-benefit dito? Ano nga ba yung tinatawag na cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay isang uri ng digital currency or internet money na ginamitan ng cryptography upang hindi mapeke at upang ma-secure yung value nito. Now, para mas maintindihan natin, balikan natin yung history ng money. Noong unang panahon, wala pa namang pera. Ang ginagamit ng mga ninuno natin ay yung tinatawag na barter exchange. Na kung saan, kung ako ay gusto kong bumili ng isang kilong manok, papalitan ko ito o pwede ko itong bayaran ng isang kilong baboy. Eventually, na-discover ng mga ninuno natin yung tinatawag na mga precious metals, kagaya ng gito, silver, copper, diamond at marami pang iba. Nagkaroon din tayo ng tinatawag na mga coins or pariya. Then, after that, na-discover nila yung tinatawag na fiat currency. O ito na yung tinatawag nating paper bills. Andiyan yung euro, US dollar, yen, at marami pang iba. After fiat currency, dumabas yung tinatawag na mga plastic cards. Doon na tayo nagsimula na gumamit ng mga credit cards or debit card. Pero naniniwala ka ba sa tinatawag na innovation? Kasi kung ang sagot mo ay oo, andiyan dito na tayo ngayon sa tinatawag na digital currency era or virtual currency. Isa sa virtual currency yung tinatawag na Bitcoin. Ang Bitcoin ay isang uri ng cryptocurrency. Maraming cryptocurrency sa market. As of now, mahigit 2,000 yung cryptocurrency sa market at isa lamang ang Bitcoin dito. At of course, ang Bitcoin ang pinakanauna. Kaya mas kilala siya sa tawag na the mother of all cryptocurrencies. Pero ang tanong, sino nga ba nag-create ng Bitcoin or cryptocurrency? Ang gumawa ng Bitcoin ay si Satoshi Nakamoto noong 2009. Pero pseudonym lamang yun. Wala ni isa na nakakakilala kung sino ba talaga ang developer or creator ng Bitcoin or cryptocurrency. Now, ang cryptocurrency ay walang central banks. At gamit ang crypto or Bitcoin, alam mo ba na pwede ka magpadayo ng pera kahit nandito ka sa Pilipinas, going to abroad? Isa sa mga features ng Bitcoin ay yung tinatawag na limitation of supply. Ibig sabihin, limitado lamang yung supply ng Bitcoin at hindi ito pwede madagdagan. At ang maximum supply ng Bitcoin ay alam mo ba kung ilan? That's 21 million Bitcoin supply. Hindi siya pwedeng madagdagan, hindi rin siya pwedeng buwasan. Kung mas maraming tao ang gagamit ng Bitcoin at mas maraming tao yung magtitiwala dito, mas tataas yung value nito. Kaya naman, simula 2009 from zero price, eventually, umabot yung presyo nito ng $200, $500, $1,000 at noong 2017, umabot ang presyo nito ng $20,000 kada isa or mahigit sa milyong piso. Pero from 2018 to 2019, dun tayo pumasok sa tinatawag na bear market na kung saan ang Bitcoin from 1 million pesos, bumagsak ito ng 500,000, 300,000, 200,000 at ang lowest price ay umaabot na 160 to 180,000 pesos. Pero from December 2018 up to June 2019, from 175,000 pesos, umabot ang presyo ng Bitcoin na mahigit na 500,000 pesos. That's almost 300% gains. Now, dahil dyan, ito yung tanong, maituturing ba na investment talaga ang Bitcoin? Sa totoo lang, ang Bitcoin ay isang uri ng currency na pwede mong gamitin pangbili. Sa madaling salita, ito ay isang internet money or online money. Ngunit dahil sa limitasyon na ito sa supply, mas maraming tao yung bumibili ng Bitcoin, mas tumataas yung value nito. Kaya naman, yung ibang mga tao, tingin nila kapag bumili sila ng Bitcoin, they are already investing on it. Kung titingnan natin from 2009, sabihin natin bumili ka ng Bitcoin that time. Ang halaga ay piso. Binenta mo ito noong 2017 or first quarter ng 2018 at 1 million pesos. Ilang porsyento kaya ang kinita mo? Now, for some people, tingin nila sa Bitcoin ay isa type of investment. Pero in reality, kaya siya tinawag na cryptocurrency sapagkat isa itong uri ng pera na ginagamit pambayad. Saan ba pwedeng gamitin ang Bitcoin? Pwede mo itong gamitin pambayad ng ticket, online, hotels. Pwede mo rin itong gamitin pambayad ng mga bills like PLDT, Peralco at marami pang iba. Even SSS, bill health, credit cards, pambili ng loan, pwedeng gamitin ng Bitcoin. Paano at saan ba ako magkakaroon or makakuha ng Bitcoin? Mayroong dalawang paraan upang makapag-acquire ng Bitcoin ng isang individual. Una, yung tinatawag nating cryptocurrency mining. Ito yung pagmimina ng Bitcoin gamit ang computer. It will take 100 years bago matapos minahin ang kabuuang 21 million supply ng Bitcoin. Kung ang ginto ay ginagamitan ng mga heavy equipments or mga machines upang mamina ito, ang Bitcoin ay ginagamitan din ng equipment. At kapag na-set up mo na yung computer, pwede ka nang magkaroon ng Bitcoin by helping the system to solve the mathematical equation at yun ang nire-reward sa'yo. At yung isang paraan upang
magkaroon ng Bitcoin ay yung tinatawag na pagbili sa mga local exchange kagaya ng coins.ph at ABRA. Eh, bakit kaya karamihan sa ating mga Filipino or ibang tao sa buong mundo, bakit scam ang tawag nila sa Bitcoin? Ang sagot dyan, dahil may mga kumpanya na ginamit nila yung Bitcoin upang makapanghikayat ng tao at makapag-gather ng pera. Nag-offer sila ng mga investments na kung saan ginagarantee nila yung kanilang mga investors na kapag nag-invest ka ng ganitong amount, eto yung mga posibleng mong kitain kada buwan. Alam mo ba may mga companies na nag-offer ng 20% per month, 40%, 50%, minsan double the money pa in 1 month using cryptocurrency. Pero alam mo ba, karamihan sa mga kumpanya na to ay sarado na. Marami sa mga nag-invest dun sa mga companies na ito ay talaga naman hindi na nakapauwi. And of course, sino yung kanilang sinisi? Bitcoin is a scam. Pero sa totoo lang, walang kinalaman si Bitcoin dun sa mga companies na to. Dahil, ang Bitcoin ay ginamit lamang nila upang manghikayat ng ibang tao sapagkat talaga nga namang umakyat ng sobrang taas ang presyo nito. So, ibig sabihin, Jonathan, magtatagal ang Bitcoin? Personally, naniniwala ako in any different investment vehicles, there's no such thing as guaranteed. Kaya nga, sabi ni Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Kaya kung isa ka sa mga nagsisimula na pumasok sa industriya ng cryptocurrency, my suggestion and my recommendation ay aralin mo muna maigi ito. Huwag basang pumasok. Huwag basang mindset is kikita na malaki, mabilisan. Dapat ang mindset natin ay go for the learnings. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo ang video na ito, don't forget to hit like, share, and subscribe. See you on the next episode because your cryptopreneurship starts here.